الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، mga minamahal ko mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa mga naunang araw ay ipinaliwanag natin yung kahulugan ng La Ilaha Illallah at kahulugan ng tunay na kahulugan nito, at kasama doon yung mga kondisyon upang matanggap ng lubusan ang ating shahada. Yun yung walong kondisyon ng La Ilaha Illallah. At ngayon naman inshallah subhanahu wa ta'ala ay ating bibigyang paliwanag ang kahulugan ng Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah. Mga kapatid, ito ay ang paniniwala na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo at tropeta ng Allah subhanahu wa ta'ala na mula sa kanya. Nararapat nating paniwalaan ang lahat ng kanyang itinagubilin, o yun yung mga sunnah. Sundin ang kanyang mga ipinag-uutos. Ito man ay wajib at sunnah. Talikuran ang kanyang mga ipinagbabawal. Ito man ay mula sa mga haram at sa mga makruhat. At sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamaraang iniatas nito. Ibig sabihin, maging maayos ang lahat ng ating uri ng pagsamba. Mapasa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayon sa kanyang sunnah. Wala tayong gagawing anumang uri ng ibada maliban na lamang na ito ay ayon sa kanyang sunnah. Siya ang huli na propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga propeta. Siya ang khatimun nabiyyin, pinakahuli. Siya ang sealed. Siya ang silyado na ang lahat. Wala nang darating na. Wala nang iba pang propeta na darating. Mga bulaang propeta lamang. At tunay na ang kanyang mensahe ay para sa lahat. Tao man ito at jin. Ibig sabihin yan, ang lahat ng mga propeta ay naiiba si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ay meron siyang mga katangian at katulad din ng mga propeta na kung saan meron din silang mga katangian na kung saan kabilang rito ay sila ay sugo sa pangkalahatan. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay sugo sa mga tao at sugo rin para sa mga jin. Si Sulaiman alayhi salam, siya rin ay may kapangyarihan na mapasunod ang mga jin at ang lahat ng mga nilalang. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam naman, ang kanyang sharia din ay sumasaklaw kabilang rito ang mga tao at ang mga jin. Lahat ng mga jin ay kabilang rito sa sharia ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pagpapahalaga sa kautusan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga ipinagbabawal at pagpapanatili sa kanyang mga ibinigay batas, inihayag sa atin ng mga batas, ang siyang wastong paghiwatig sa tunay na kahulugan ng shahada. The more na tayo ay gumagawa, sumusunod sa kanyang sunnah, yan po ay nagpapatibay na tayo ay sumunod o na natutunan natin ang tunay ng kahulugan ng Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, merong bilang
siya ay propeta natin, meron siyang mga karapatan sa atin. Ika nga eh, ito yung mga tungkulin natin bilang isang Muslim sa propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. May mga tungkulin ng isang Muslim sa propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang mga ito? Number one, una sa lahat, paniniwala sa kanya. Kailangan po, bilang isang Muslim tayo ay naniniwala sa kanya. Paniniwala, absolute na paniniwala, siya ay totoo, siya ay propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay ang kahuli-huliang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanya ay pinahayag ang Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُحَىٰ. Siya Allah ay nagsabi sa Quran, at siya ay hindi nagsasalita ng ayon lamang sa kanyang mithiin. Subalit, yun ay revelasyong ipinahayag sa kanya. Ibig sabihin, paano hindi natin paniniwalaan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagsasalita na ayon lamang sa kanyang kagustuhan, mithiin. Bukos, ito ay revelasyon sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ipinahayag sa kanya. Pangalawa, karapatan sa atin ng Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ay ang pagsunod sa kanya. Ito yung pinaka mahalaga rin. Ang pagsunod sa propeta. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Ang mga sumusunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay mayroong inihandang pangako sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang ito? Ano ang pangako nito? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang malapit na kahulugan nito, "Sabihin mo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung kayo ay umibig kay Allah, tunay na umibig kay Allah, sa makatwid, sumunod kayo sa akin," sa propeta sallallahu alaihi wasallam, "nang sa gayon ay mamahalin kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at patatawarin sa inyo ang inyong mga kasalanan." Ibig sabihin ay ng ayat na ito ay kung tayo ay tunay na sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, sumunod sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makakamit ho natin ang magfira, kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Tunay, isang mabuting huwaran ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa inyo. Siya po yung ating modelo. So bakit hindi natin siya susundin? Subhanallah. Lilasaf, al-shadid, may mga kabataan na iba ang kanilang sinusunod. Ayon sa kanilang henerasyon, ay napapalihis na ang kanilang mga pag-uugali, pamamaraan ng pananamit, pati ang kanilang pamamaraan sa kung ano-ano ang nilalagay nila sa kanilang buhok, ano yung kanilang uri ng paggupit. So, napakalayo ang kanilang pag-aasta kung ating titingnan sa paraan na gusto sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang sunnah. Mga minamahal kong mga kapatid at mga syabab, mga binata, meron ho tayong sinusunod. Hindi ho ang mga artista, hindi ang mga kung ano man ang ating nakikita sa TV, meron tayong propeta dapat nating sundin. Sapagkat kung gusto nating pumasok sa paraiso, kung gusto nating mapatawad tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang dapat nating sundin. Mga minamahal kong mga kapatid, yan ay ang pagsunod sa kanya. Karapatan yan sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, ang pagmamahal sa kanya. Pangatlong karapatan sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay mahalin natin siya. Kung tayo ay tunay na sumusunod sa kanya, siyempre minamahalin natin siya ng higit pa
sa ating pagmamahal sa ating pamilya, sa ating mga magulang, sa ating sarili, at sa kahit anumang mga nilalang. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ang inyong mga magulang, mga anak, mga kapatid, mga asawa, mga kamag-anakan, mga ari-ari ang inyong nakantan, kalakal na kinatatakutan ninyo ang paghihina at pagkalugi nito, mga tirahang kinalulugdan ninyo ay higit na kaibig-ibig sa inyo kaysa sa kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo sa at sa pakikibaka sa kanyang landas, sa makatwid, maghintay kayo sa ipaparating ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pasya. Siya po ay nagbabala sa atin ng Allah, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay nagbabala na kapag ang mga bagay na ito ay higit na kaibig-ibig sa atin kaysa sa kanya, sa kanyang sugo at ang pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, maghintay tayo. Mayroon nakalaang parusa. Subhanallah, naway iligtas tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula rito. At si Allah ay hindi pumapatnubay sa mga taong palasaway. Ayon sa hadith, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. At sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi ganap na nananampalataya ang sinuman sa inyo hanggat hindi ako napamahal sa kanya ng higit pa sa kanyang magulang, sa kanyang anak, at lahat ng tao. Ito ay sinilaysay ni Bukhari. So, paano malalaman na tunay ang iyong pagmamahal sa Allah, pagmamahal sa Propeta Muhammad SAW kaysa sa ang iyong sarili, ang iyong magulang, ang inyong mga kamag-anakan? Meron ho standard dito. Ganito ho yun. Kung meron kong situation, circumstances na nangyari sa iyo na bagay na kung saan dapat kang mamili, ito ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kagustuhan sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam, at kagustuhan naman ng ibang tao, lalo-lalo na ang iyong sarili, at ito ay nagkataon na nagkabanggaan, nagkasalungatan. Ngayon, malalaman mo kung sino nga ba ang tunay mong iniibig. Ang iyong sarili nga ba? Ang iyong kagustuhan nga ba? Ang ibang tao? Ang ibang nilalang? Sila ba ay higit na mas matimbang? O mahigit na mas matimbang sa iyo ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo? Mga minamahal ko mga kapatid, naway naging malinaw ito. Pang-apat na mga karapatan sa atin ng Rasulullah SAW bilang propeta ay ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na naayon sa kanyang pamamaraan na iniatas sa kanya. Ibig sabihin, anuman ang ating ginagawa, ito ay naayon sa sunna ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ay nagbabala na kanyang pagkasabi sa atin, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Siya ay nagsabi, sino man ang gumawa ng anumang gawain na hindi naayon sa aming kautusan, sa makatwid, ito ay hindi tatanggapin. Yan ho yung mga tinatawag nating mga bid'ah, mga innovations, mga pagbabago sa Islam. Hindi ho yan katanggap-tanggap sa turo ng ating mahal na propeta Muhammad SAW. Mga minamahal kong mga kapatid, iwasan ho natin na mayroon tayong mga pag-aalinlangan na mga uri ng pagsamba. Ganito ho yun. Mayroon tayong kaida fiqhiyya na sinasabing al-aslu fil ibadati al-hadar. Ang orihinal, lahat o sa uri ng lahat ng pagsamba ay ang pagbabawal, pag-iiwas. Maliban na lamang kung ito ay nabanggit mula sa Quran at nabanggit din sa
hadith ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinagawa nito at ang kanyang mga sahaba. Kung ikaw ay hindi nakakatiyak na mayroon kang nalalaman na isang uri ng pagsamba at hindi mo alam ito nga ba ay bida o hindi, mas mainam, huwag mo muna itong gawin. Panglima ay ang pag-iwas sa paninira sa kanya. Mga kapatid, napakahalaga. May mga grupong sinisiraan ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang mga pamilya, lalo-lalo na kay Aisha radiyallahu anha at sa iba pang kanyang mga asawa. Kung ano-ano na lang ang mga ibinibintang sa kanila, iyan po ay maliwanag na paninira sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil para bang sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay failure sa pagtarbiya sa kanyang mga sahaba at lalong-lalo na sa kanyang pamilya. Kung sila po ay kung ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagtagumpay sa pagtarbiya sa kanila, ipapaanuhon na lang ang yung mga hadith na thousands of hadith na naiparating nila sa atin. Ibig ba sabihin niya na hindi katanggap-tanggap? So dahil dyan, may mga ulama na nagsabi ang pagpaparatang sa mga sahaba ay paraan upang ibahin ang turo ng Islam. Ito ay ang pagsasabi na ang ating isinasabuhay sa ngayon na Islam ay hindi totoo. At bilang panghuli, ang panalangin natin lagi at pagbati para sa kanya. Yung pagsasabi natin sallallahu alaihi wasallam kapag nabanggit ang kanyang pangalan at minsan kailangan din tayong magsagawa ng pagsalawat sa kanya, lalong-lalo na ito ho ay napakalaking reward mula sa Allah subhanahu wa ta'ala katulad sa araw ng Juma at sa iba pang mga araw. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah malaikatan salluna ala nabi, ya ayuhal ladhina man sallu alaihi wa sallimu taslima. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway naging maliwanag ho sa atin ang ating mga paksa sa araw-araw na akida series. Hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na naging maliwanag sa atin ang ating mga paksa. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.